Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React PH. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa ang kukunan ng Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang tatlong bagong sentro na maaari pang kunin ng Los Angeles Lakers sa loob ng buyout market. Bagamat man nga mga katrops, walang ginawang move ang Miami Heat bago ang trade deadline, ay pinatunayan pa rin nga ng kanilang kupunan na sila pa rin ang best team sa East sa pagtalo nila sa Brooklyn Nets ngayong araw. Kaya ang Miami Heat pa rin nga po ang nakaupo sa tuktok ng standing sa Eastern Conference sa kanilang kasalukuyang record na 37 wins at 20 losses. Pero sa kabila nga niyan mga katrops, ay hindi pa rin naman nga daw po ligtas ang kanilang pwesto gayong napakaliit lamang nga po ng kanilang kalamangan mula sa ikalawa hanggang sa ikalimang kupunan. Ibig sabihin, magsunod-sunod lamang nga po ang kanilang talo ay siguradong babagsak agad sila sa standings. Kaya upang hindi nga ito mangyari, ay kailangan pa nga daw po nilang kumuha ngayon ng mga bagong player sa loob ng buyout market para mapalakas pang lalo ang kanilang kupunan. Sa ngayon nga ay nangangailangan sila ng isang player na magpapalalim sa kanilang lineup. At ayon nga sa inalabas na balita, meron nga daw po ngayon tatlong kandidato na pwede nilang kunin. At sila nga ay kinabibilangan ni Dennis Schroeder at John Wall ng Houston Rockets at ang kanilang dating player na si Goran Dragic na na-trade na ngayon sa San Antonio Spurs. Sa parte nga ni Dennis Schroeder at John Wall, mukhang hindi na naman nga daw sila mapapakinabangan ng Rockets gayong mas focus nga daw po ang kanilang team sa paghubog sa kanilang mga batang manlalaro. Habang pagdating naman nga kay Goran Dragic, meron nga daw po ngayon nagsilabas ang balita na gusto nitong bumalik sa kanyang dating team na Miami Heat. Samantala, pumasok naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa pinangalan ng tatlong bagong sentro na pwede pa nga daw pahabulin ng Los Angeles Lakers sa kanilang lineup ngayong season. Kung inyong ang napansin mga katrops, napakahina pa rin naman nga po ng kanilang frontcourt, papa-opensa man yan o depensa. At kailangan na nga daw po nila itong ayusin sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, ay maaaring ang ito pa maging kahinaan ng kanilang kupunan pagdating ng postseason. At magagawa nga nila ito kung gugustuhin na ng kanilang front office na kumuha na ng mga bago magaling na sentro na available ngayon sa loob ng buyout market. Pero ang tanong, sino-sino naman nga ba kaya ang pwede pa nila ditong kunin? Base nga sa inalabas na balita, ang mga bagong sentro nga na maaari nilang makuha ngayon ay kinabibilangan ni na Enes Kanter-Freedom, Robin Lopez at si Derek Favors na makakatulong nga daw po upang mapalakas pa ang frontcourt ng Los Angeles Lakers ngayong taon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React Page, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.